Sino nga ba ang nagpangalan ng Earth sa Earth? Ayun! Oh, welcome, welcome muli mga kakuyedens! At meron tayo sa panibago ng pakulo ko na matagal ko lang naisip pero ngayon ko lang tinuloy na gawin. Okay, welcome, welcome again dito sa Kuyedens Classroom. Yan. So, ang program na ito, naisip ko, total. Ayan. So, gusto nyo rin naman magtatanong ng tungkol sa science at kung ano pa. So, gawa tayo dito ng parang tinatawag kong sariling classroom. Baya dito. Yan. So, mag-discuss tayo ng mga tungkol sa mga science, kung ano pa, health, history, na pwedeng pag-discuss sa loob ng maikling panahon lang. Huwag mo masyadong mahaba, no? Para maraming kapupulutan. So, ito ang kauna-una ng episode ng Kuyedens Classroom. Ang kauna-unahang i-discuss natin sa episode ng Kuyedens Classroom ay yung matagal na rin tinatanong sa akin ng maraming estudyante at maraming kakilala ko, sino nga ba ang nagpangalang Earth? Sa Earth, sa ating mundo. Okay? So, alamin natin, sasagutin natin yan at i-discuss dito sa classroom natin. Ano? Classroom ba to? Classroom, virtual classroom. Okay? Kung saan nga ba? Sino nga ba nagpasimuno na pangalan lang Earth? Ang Earth. Sabi ng mga eksperto, ang salitang Earth ay isang Old English at may pagka-German origin sapagkat ang katumbas ng salitang Earth sa German ay Erda. Sa Dutch naman ay Erde. Ewan ko kung tama yung pagkakabanggit, no? Kapag ka naman na French and Latin word, tinatawag naman ng Earth natin na Terra. Okay? Pero ang mga salitang ito, kung huhukayin natin ang pinaka-meaning, tinatawag nating etymology, ang ibig sabihin nila ay land or isang matigas na tinatapakan. Okay? So, kung sino man ang nagpangalan ng Earth, sabi ng mga eksperto sa Earth, ay dahil yon sa karakteristik na natatapakan nila, nakikita nila na sa kanilang tinitirahan na ito nga yung sangkalupaan o lupa. Okay? Yun pa lang ang pinakamalapit nating ideya kung paano nga ba napagsalin-salin ang pagtawag ng Earth sa Earth. Okay? Dahil doon sa karakteristik nga na hard surface na nilalakaran ng mga tao. Okay? Isang pang problema ng mga eksperto kung bakit hindi nila malaman kung sino ang nagpangalan sa Earth ay dahil sa kakulangan ng mga tala sa history, lalo na sa mga sinaunang salita. Dahil mayroong mga part na naimbento na ang salita pero hindi pa nakakapagsulat ang mga tao. Okay. At wala rin sa history natin na nagtitrace back kung saan ba talaga o kailan ba talaga nagsimula ang salitang Earth. Okay. Matitrace natin kung kailan pinangalanan ng ibang mga planeta sa solar system kagaya ng Mars, Mercury, Venus dahil sa pagkakaimbento ng pagsulat ay nasama na sila sa pagkasulat sa history natin. Pero ang Earth, way back pa na hindi pa marunong magsalita ang tao ay parang ginagamit na siya ng mga tao sa pagtao sa kanya. Dahil nga, ang pinaka-meaning nito ay hard surface na nilalakaran ng mga tao. Sa Bible naman, mababasa natin ang kauna-unang pagkamit ng salitang Earth sa version ng King James ng 1611 dahil ito ay isang English version Bible. Of course, bago pa ginamit ng King James ang salitang Earth, ay matagal na rin ginagamit ng tao ang salitang Earth to refer nga doon sa planetang tinitirahan natin ngayon na siya tinatawag nating Earth. Kaya sa tanong na kung sino ang nagpangalang Earth sa Earth, ay walang konkretong sagot. Hindi natin alam dahil unang-una, kulang nga ang written historical evidences. Pangalawa, matagal lang ginagamit ng mga tao ang salitang ito way back before pang matutong magsulat ang mga tao. Okay? So, dahil siguro sa familiarity ng mga tao sa salitang Earth na ang susundan natin ay hard surface, ay ito na ang ginamit nilang pagtugon
o pantukoy dito sa planetang tinitirahan natin hanggang sa ma-adapt na natin ang salitang Earth ng Old English at ito na nga ang naging pangalan ng ating planeta. So, yun. Wala talagang nakakaalam kung sino ang nagpangalan ng Earth. So, ayan guys. At na-resolve ba natin ang isa sa mga pinakamalaking tanong, problema ng maraming estudyante at ng kung sino-sino ba. Okay? Kung sino ba talaga nagpangalan ng Earth. Eh, wala tayong ma-pinpoint. Okay? So, hanggang dyan, nagtatapos ang ating bagong pakulo dito sa Kuya Dens, ang Kuya Dens Classroom. Okay? Sa mga susunod pa na mga episode, sana mag-discuss pa tayo ng lalong kapupulutan natin ng aral. So, kung gusto nyo, meron tayong i-feature dito sa Kuya Dens Classroom, comment lang kayo sa baba. Comment lang kayo kung anong gusto nyong pag-usapan natin at huwag mahihiyang mag-like ng videos. Okay, sana sundan nyo kami sa susunod na episode ng Kuya Dens Classroom para tayo'y madagdagan ng kaalaman. So, this is Kuya Dens in Kuya Dens Classroom, nagsasabing Kuya Dens ay magbabalik ulit sa susunod na episode. Pero sa ngayon, we are signing off. Bye-bye!